Parang may nahuli na yata si Kuya. Uy. Pang ano yan, pang kota na. Sana meron na. Yun. Nakadalis Kuya. After 3 hours. Ayan na, dudes. At si Kuya. Anong style Kuya? Malakapas daw. Ano yan? Pang prito, pang sabaw yata yan. Isa pa lang eh. Sabaw. Kasi isa pa lang, pero malaki rin, no? Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the... So what's up mga kaparata? So ito ang trip ko ngayong opko. Solo mode tayo ngayon. Ito, mag-breakfast dito sa Almanzar Beach. Tahimik na lugar. Wala pang tao. Mostly andun yung beach. Pero ngayon nag-talk sa medyo mapagsolo. Parang garden ng Almanzar Beach. So, breakfast muna tayo ng kape. Shoutout ka, Coffee Co Brown. Lotus na palaman, saka pandesal sa Dera. So, yun lang. So, habang kumakain ako, may nakita akong lalaki nagpipishing. Kaya naman naman zero knowledge tayo dyan. Ngayon may natanong ko dito. Ngayon panonoorin natin. Dali ko na itong mga breakfast ko na ito. Bisit, dami kong dala. So ang dami pala nagpipishing dito mga kaparata. Ano? So doon yung beach sa kabila doon. Doon medyo malayo-layo pa. Kasi ito, meron palang ganito dito. Parang pwedeng sarap jogingan. Kita nyo naman yan, no? Talagang para tayo nasa ibang bansa talaga. Para mga Singapore, Netherlands lang. Magkano pa mingwit kuya? Yan, mamahalin na yan. Tagal na to. Mga repair-repair na nga lang. Mura na yung ganyan, pero parang mamahalin, no? Manabali na to eh. Opo. Ikaw po. Araw-araw ka kuya dito? O-op mo lang ngayon? 5 days nandito. Ah, 5 days? Panalo ha. Wala ka pong trabaho? O nag-aalaga ng mga ano? Apo-apo? Wala lang. Wala lang magawa sa bahay. Eh yeah, magandang libangan to, nakakaubos ng oras. Sea breeze.
Sa'yo rin to, kuya, yung pangalawa na to. Ayan, para may ano, may nahuli ka na yata. Kinakalabit lang yung pain. Ano naman nahuli dito, kuya? Sherry. Depende. Anong klase yung kasi? Kung nandyan, kung mag-isa lang ako, wala akong kalamalam sa fishing, baka kinuha ko na yung ano eh. Kasi feeling ko may nahuli na eh, may gumaanon eh. Ano niya lang yung pain. Malalaman niya pag yung totaling nasima na siya. Talagang wala-wala na. Wala na ng gano'n. Nagpupumilit siyang mano. Ganun pala yun. Kawala. Buti pala na magpasok ako ng parkingan. Parang feeling ko lang ako mag-breakfast sa may ano eh. Sa may mga beach dun eh. Yung pala may fishingan pala dito sa dulo. Ito yung fishingan. Ayan ang ano, beach. Sa yung batuhan kuya? Yun oh, yung kulay ito dito na ano. Ah, pwede na pumunta doon? Oo. Ano naman meron dyan sa batuhan niya kuya? Fishingan din? O beach? Halaan? Ah, mangwangwa? Oo, ito. Ah, doon daw. Pwede mag... Pwede ito mag-ano, magkuha ng shell dyan. Tapos dito naman yung beach. Nandiyan ang Lamzar Beach. Ha? Walang bawal? May bakura na yan? Oo. Pa-party na naman ang sakya. So nakahuli na sila Kuya Chinese daw. Si Kuya na lang wala pa. Mautak daw yung mga isda dito kasi ano. Pinakagat-kagat lang daw paunti-unti yung sa misima. So nauubos yung ano nila. Yung matag diyan. Ang tawag dito kuya, yung hipon na pinanlalagay nila. Yan lagyan. Yung pagkang pinakapaan niya, lagyan daw si Kuya to ng asin. Para tumikas kasi kung wala daw asin. Ayan, mauubos daw kagad. Ayan, dalawa yung ano niya, pamingwe. Ba't ito kuya walang galaw? Wala na yata laman to eh. Wala na laman. Ganito rin kababa yung tubig kahapon. Mababa na tong ganitong tubig. Oo, yung sa may gilid niya ito. Ibig sabihin ito maganda manghuli. Walang manghuli. Ah, ganun ba? Yung isla, pupunta sa laon. Ganun pala do, ganun pala yun. Maganda daw pala pag high tide. Ayan, no? Mababa, nakita mo yung ano, buhit ng tubig. Pumapasok sila dito. Saan ang mga isda niya ng kuya? Pag na umakyat yung low tide. Ayan, na siri. May bangus naman. Bangus, may saan. Isang ginagamaan. Lapu-lapu. Oo, lapu-lapu. May isa meron. Ipuhan. Kasi hindi sa pain. Pero di ba may mga pamingwit na ano, na hindi na nilalagyan ng ganyan? Yung parang peki yung ano nila. Mamahalin ba yun pag ganon? Lure. Ano yung mamahalin nyo pag gano'n? Ba't tayo mo bumili nung kuya para hindi ka nabibili ng hipon? Ano yun? Mahal yan eh. Hindi naman mahal. Meron ako. Nakakapagod. Bakit? Kasi bato, hila, yun ang trabaho doon. Ah. Hindi pwede yung ganyan na tinatambay. Oo, hindi. Oras na pumunta sa ilalim yun, tapos paghatak mo, sasabit yun doon sa mga... Damo-damo. Anik-anik na sa ilalim. Yun palang disadvantages nun, no? Pang ano lang at yun, no? Alam ba manghubuli ka ng barak? Barakuda. Oo. Yan. Tapos pagkatayo kung high tide, kahit tubig siya, mataas siya,
So yung mga isda, nandiyan yan. Kami dito, yung barakuda. Doon ang ano, ginagawa nung doon. Yung isang tropa ko, barakuda nakukuha eh. Meron pa siyang pang ano, parang bangka na maliit. Tapos magagano'n pa siya. Talagang hiling niya talaga mag-fishing. Ah, ano yun? Yung kayak. Kaya namamangharin ako eh. Ngayon nagkakaroon na kami ng day off. Parang gusto ko mag-ganyan-ganyan ka ako. May permit yata yun. Ah, may permit ba yun? May municipality. Hindi ka basta-basta makakapag-kayak dyan. Dahil kasi, anong mangyari sa'yo dyan? Tapos may dala-dala ka pa eh, no? Ah, may permit pala yun, ano? Bibili ka nung kaya. Baka tatanungin ka nung pagbibila mo, o meron ka nung ano, permit na pwede kang gumamit yan sa tagad. Kami yan dyan, mga lokal. Ano bang? Kahit dito? Oo, nag-exercise. Balik-balik. Sa check naka safety vest yun, ano? Oo, oh, iba naka safety jacket. Ano, wala, pero ang aksidente, hindi mo masasabi yan. Minsan pag pumunta kami sa fish market dito sa waterfront. May nakikita ko diyan mga nagtitinda sa may ano. Nandiyan diyan sa looban niyan ng fish market. Pero maganda 'yon, nakalase. Naka-ready na eh, nakikita ko eh. Sabi ko gusto kong bumili, gusto ko yung magsama ka ako yung ano, yung magtanong-tanong sa mga nakakaalam talaga. Baka ako makabili ako, peki naman pala. Basta huwag ka bibili ng ano, yung naka... Full set na? Oo, yung naka sa plastic. Nasa pinakabag niya. Mostly, nasa mga 100 rupees siya. Kompleto na. Kasi yung kanyang mga items, hindi yung... Sa Dragon Mart daw, meron din daw eh. Pero okay yung kuya. Minsan pumunta na kami doon. Sabi ko, wala naman ako pagkakaiba sa mga outlet ng fish market, yung mga ano. Same lang din sila ng ano, yung ganun din yung style ng bilihan nila. Kaya hindi mo na malaman kung ano yung maganda talaga eh. May pool set na nga na nakalagay eh. Breaded. Para matibay siya. Like, breaded ang pang ang ano tawag? Breaded. Sige. Bismillah, nalaman na akong dalawang info. Sa line pa lang yan. May sukat-sukat din yan kuya eh, no? Eh, ilang sukat yan sa'yo kuya? 28? 36. Paano 20? 20 dirham lang? Mura lang pala, no? Ang haba niya, nasa 50. 50 meters. Hindi naman nagagamit lahat yung ano na yun, eh, no? Yung haba, no? Kasi mahirap ka inihila ng isda, tapos pakikipagilahan ka, huwag mong gagawin nyo. Kahit magyayari, baka maputo yung ano mo. Tayo mo muna mapagod. Oo, papaguri mo siya, sige lang. Pagka alam mong... Medyo nangihina siya, bata. Huwag ka lumalaban nun, o, release. Ganun lang. Huwag mo siyang lalabanan na naghihilahan kayo. Tao na itong kanina eh. Kasama siya rin. Pwestuhan lang pala yan. Ba't pala mga 4:30 ka dito, kuya? Kailangan ka, no? Hindi pala dito pwede yung ano, pwede mag, porque magkakilala kayo eh, magtatabihan mo siya. Get ka. Hindi. Sabado, linggo, wala ko. Exercise muna, kuya. Mula Lunes hanggang Biyernes, andito.
Saka sa atin, kuya? Cavite. Ako, Bulacan. Iba na nga yung ano ngayon? Tirik na yung araw. Naubos yung hipon ni kuya. Wala siyang nahuli. Ayun o. Ayun yung ano ni kuya. Mauutak rin palang sa ano. Akala ko pag nakita na pagkain, rekta kagad sakmal. Pero mo, lit-lit ng sima na yan. Wala, nakikita pa nila na may sima sa loob. Hindi kaya malilit lang yung kumakain na yan? Parang malilit. Kaya talaga hindi mangangat-ngat. Ano? 1, 2, 3. Tatlo. Hindi ka pa marunong mag-set up ng ganito. May nabibili rin doon na naka-set up na. Pero maganda yan, naka-set up na kuya. O baka dayain din. Hindi naman. Mismo naka-repack na siya. Set up na. Sa RAS, ano? Al-RAS. Kaya ng forma ng pamingwit, oh. Tapos, pati ka mga awit, ano ko lang dyan, sasabit mo lang dyan sa may, eto yung pinaka harang dito sa pamingwitan. Ang trabaho mo dati, kuya? Sa airport. Sa airport? Ah, isa ka siguro sa mga nawalan din ng trabaho. Anong trabaho mo doon, kuya? Engineering. Big time ka pala, kuya. Kaya kahit okay lang na ano, eh. Wala. Sabihin, yung plano mo na kung ito mangyari, hindi na sagot dahil sa mangyari. Dami talaga sinira yung COVID, no? Sa corona, parang bangus. May bangus daw, may bangus. Ganun pala yun? Ano yung kaya tinapay? Sliced bread. Yung pinaggiliran. Pinaggupitan yung... Para sa naman niya? Para pang-akit? Oo, para lapitan niya. Kumain siya. Hindi ko may buntot niya. Hindi ko makita eh. Ah, yun. Yung buntot niya na may babaw. So kung veterano ka, alam mo na yung mga ganong buntot, ha? Yung mga gumagalaw na ganon. So ngayon, papunta kami ni kuya kasi yung kabilang side tapos na sila mag-fishing. Kaso nga lang sabi ni kuya, yung kinalulungkot niya dito, may mga nagpi-fishing dito, yung mga pinagbasurahan nila, tinatapon at iniiwan lang dito sa pinagpwestuhan nila. So, syempre, pangit yun. Madadamay syempre yung mga magaling makisama, yung tipo talagang nandun para mag-fishing na magandang pwesto. Tumingming, oh. Lalaro pa eh. Yung mga basura nila, oh. Pinigyan siya ng isda. Hindi pinagani yung mga hipon dito, ano? Hindi may basura nila, oh. No! God, please, no! 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 Pain. Nagagalit yung ano yung baladiya. Ano yung laro niya? Isda. Binigyan siya ng isda. Binigyan siya ng isda.
Kulit eh. Ning-ning! Sumasabit sa ano niya eh. Lugs, lugs. Siguro naka, gumagalaw-galaw pa nung nakauna yan eh. No? Bigay sa kanya. Ngayon, hindi na gumagalaw eh. So ito ang mga huwag nyong gagayahin, yung mga pinagbasuraan nyo para hindi kayo maban dito, kasi lahat yung madadama eh. Pati yung mga sila kuya na ito lang, meron akong brush na nilagay dyan. Dinala ko galing sa bahay eh. Pagka umaga nililinis kayo. Ang problema, nililinisin mo yung mga ulol, yung mga ulol naman ano nababayaan. Kaya magandang lagayan mo kuya ngayon ha. May ano ka na, may malaki ka na ang lagayan. So time check 6:45 AM. Wala pa rin huli si kuya. Ako yata yung malas eh. May balat kuya. May balat yan. Nalilatahan ko lang sa kwento si kuya eh. So ganyan daw talaga. Minsan meron, may madalas wala. Tsagaan pa. Dalawa na yung pamingwit niya niyan ha. Ayun pa iso. Pero malupit niya, nauubos yung ano, hipon. Talo ka sa hipon talaga dito. Ayun o. Ubus talaga oh. Just imagine, simula 5 kami nandito. Wala siyang huli. Pag isda, madaling matunaw kuya. Ipon talaga, para matiga. Oo. Dinira lang nagpapain dito ng isda. Depende sa isda. Sana may mahulo na si kuya para mabidyohan ko malang na ano. May experience malang na may nakita ko ng huli ni kuya. Mag-isa na lang siya dito, wala na siya mga kalaban, wala na yung Chinese doon. Saka yung isa doon sa magandang pwesto sa may dulo. Iisa na lang siya. 6:45 AM, pero yung araw, terik na oh. Yan. So, andito pa rin kami sa Mamzar Beach. Yan, si kuya, solo siya, lilinis. So ayan, nakadali daw si kuya. Feeling niya daw meron. Wala daw pala. Nakawala. Wala. Mapasad siya eh. Sayang. Pero ubus ka agad yung hipon niya oh. Kakalagay lang ni kuya niyan. Ayip na yan. Kauutak naman ng mga isda na yan. So it's 7 o'clock in the morning. Wala pa rin ang huli si kuya. Malas yata talaga ako. Parang may nahuli na yata si kuya oh. Uy! Pang ano yan? Pang kota na. Sana meron na. Yun! Nakadalis kuya!
after 3 hours. Ayan na, dugs. Sakpat si Kuya. Ano yan, pang prito, pang sabaw yata yan. Isa pa lang eh. Sabaw. Kasi isa pa lang, pero malaki rin, no? Naswerte din. Lulunok. Kadali din, tagal mong dumating. Lulunok. Kailangan pala ng pangganyan. Para masungkit mo sa iyo, sa loob yung ano yun. Yung hupo. Kamay lang tiyara mo. Hindi mo makikita ang kamay lang. May palang gadget sa pag-fishing. Ito pa nakadali na. Yes. Mga tatlo pa, mga dalawa pa. Pang extra rice. So sabi ni Kuya, may pangalawang huli na naman daw siya. Yan, kaso medyo maliit yata yun ah. Ay, maliit. Maliit nga. Pang ano to eh, pang aquarium to eh. Uy, uy, sana all. Ano yan, anong isda yan Kuya? Bugaong. Bugaong daw. Ano? Masarap to, paksiw. Paksiw, o nga, nakikita ko nga sa paksiw yan. Paksiw yan, bugaong. Bugaong. Alam na alam ni Kuya yung mga tawag sa isda ah. Veterano na. Araw-araw ba may ulit? Alam na yung mga pangalan ng isda dito eh. Not bad. Mga isang ano rin yan, mga tatlong kutsara din yan. So it's already 7:50 AM. So mas sobrang init na. Mga kailangan ko na magpaalam kay Kuya. So ganito na rin yata ang vlog ko. Kita-kista lang ulit. Peace. Paano Kuya? Mauna na ako sa iyo ha. Ano pangalan mo ulit Kuya? Fred. Si Kuya Fred. Yeah. Okay lang bang i-upload ko to sa YouTube ko? Para kilala ka. Si Kuya Fred. Yan. Si Kuya Fred. Lagi siya nandito sa Mamzar. Ako si Ing. Ako nga pa. Ay, nakalimutan ko. Nga pala si Arvin. Yan. Arvin? Opo. Arvin. Arvin? Oo. Pangalan mo yung anak ko. Ah, yun. Sakto. Aking panganay. Aking pangalan. Sana all. Saan po siya? Sa Pilipinas. Ah, Pilipinas. Ayun. Dati siyang nandito sa Dubai. So, kukunin ko na lang yung number ni Kuya. Tapos, tatag ko siya. Para sa YouTube natin. So, ayun lang guys. Mag-uwi na ako. Kasi, mainit na rin. Pauwi na rin naman si Kuya. So sana may mauli pa siya pag uwi ko. Baka parang ako'y malas eh. Ngayon ay pauwi na ako. Magpaalam na ako kay Kuya. Kay Kuya Fred. Masyadong maharaw na rin kasi. At nag-aanap na rin si Luis. Tumatawag sa 8 o'clock in the morning. Kaya masakit na sa balat yung araw. So ito ang Mamzar. Peach. See you next vlogs. No! Stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody.